Hello guys! Long time no see. Kumusta na po kayong lahat? This is your friends, Linchar Princess. So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload at napapabayaan ko na ang aking YT channel dahil in the past and at sa ngayon ay hindi pa ako nakaka-move on dahil sa mga problemang dumating sa akin dito. Gawa ng ating mga nakapalibot sa ating mga kaibigan. So, hanggang ngayon, masakit. At ako'y namang problema hanggang ngayon. Pero, naisip ko, hindi ko dapat pabayaan ang aking YT channel. So, I'm still here. Okay? Don't mind the background, guys, ha? Kasi maraming sabit, mga bagbag ko at mga bobot ko yan. Okay? Sorry. Alam nyo naman, nandito tayo sa abroad, so wala tayong maluwang-luwang na space, kaya daming nakasabit yan, okay? Huwag nyo nang pansinin yung nasa likod ko. Ano ba yan, mga nakasabit yan? So, gusto ko lang i-share sa inyo kung bakit hindi ako nakapag-upload ng aking videos. Besides sa busy rin ako sa aking work at saka na-quarantine kami nito lang. Ng 3 weeks. So, ganun pala yun. Pag nag-positive yung isa, pag hindi ka vaccinated, 3 weeks quarantine. Pag vaccinated ka, kompleto, 2 weeks lang. So, nag-positive yung dalawa dito sa bahay, halos magkasabay sila. So, lahat kami, quarantine, home quarantine for 2 weeks. Nung patapos na yung quarantine namin, nang patapos na, magto-2 weeks na, so inspect ko na makakalabas na ako, humabol yung isa, nag-positive siya ulit. So, another 1 week. So, bali 3 weeks lahat. So, pasalamat tayo sa Diyos dahil negative naman tayo at very strong tayo. Ang ating resistensya ay very strong. Negative tayo. At ako'y nagpapasalamat labis-labis sa may kapal dahil alam kong mahal na mahal niya ako, hindi niya ako pinabayaan kahit minsan nakakaligtaan ko ng mag-thank you sa kanya. So, I'm very blessed. Pasalamat tayo sa Panginoon araw-araw. So, ito na ngayon. Bakit hindi ako nakagawa ng aking videos? Bakit wala na akong nai-upload na mga videos ko? Una, gusto kong i-share sa inyo, may isa akong kaibigan na siya yung na hindi ako makamove on, tinulungan ko siya, nilapit ko sa isang kaibigan din na pahiramin ng pera, ganun. Pero dahil hindi siya kilala, kinuha yung number lang ng Hong Kong ID niya, tapos sa baba nun, siyempre garantor ako dahil hindi siya kilala, hindi siya papahiraman kung hindi dahil sa akin, hindi siya papahiraman. So, nagpirma ako. At hindi ko naman alam ang kanyang plano o balak. Yung hiniram niya dun sa kaibigan ko, siyempre, kung hindi niya mabayaran, so ako ang magbabayad kasi may pirma ako eh. Ngayon, hindi siya talaga nagpakita at nagbayad. And besides, sa kaibigan ko, may hiniram din siya na under my name na malaking halaga. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yun. Sa mga taga-Hong Kong, alam nila yun. Na under sa pangalan ko. Hindi basta-basta pera yun kasi malaking pera. As in, malaking pera. So, inisip ko na parang na-scam ako. Kasi, nung una, pangalawa, nung unang bayad niya, advance pa, maganda pa. Advance ang binigay niyang bayad. Pangalawa, kalahati-kalahati, ganun na lang. Pangatlo, wala na siyang bayad. Wala na siya. Hindi na nagpakita. Iba na yung messenger niya, iba na yung Facebook account niya. Wala na siyang WhatsApp number sa akin. Tapos pagkatapos, siyempre magpapanik ako kasi
nag-notify na sa akin yung nakahiraman niya. Magpapanik ako, hinahanap ko siya. Minessage ko ang kanyang asawa, minessage ko ang kanyang anak, mga kaibigan namin dito at saka mga kamag-anak din sa Pilipinas, pati including na yung mga sister niya, na wala naman dapat na pakialam yung mga sister niya sa akin, sa kanya, dahil siya ang may utang, hindi naman yung mga, pero pinaalam ko pa rin sa kanila kasi gusto ko siyang ma-reach, gusto ko siyang makita o ma-reach out ko man lang siya kung bakit ganito ang ginawa niya sa akin. At ako'y gulong-gulo, so pumunta ako sa kanilang bahay dito sa Hong Kong. Nakatira siya sa isang pribadong village. Ano nang mayayaman, nakatira siya doon. Ang problema, ang gwardiya, hindi ka pwedeng basta-basta pumasok kasi may gwardiya na tatlo. So sabi ng gwardiya sa akin, "What do you want? What do you need?" Sabi ko, "I'm looking this person." Siya ay Pilipina, sabi kong ganun sa kanya. Pinakita ko pa sa kanya ang kanyang Hong Kong ID, ang kanyang passport kasi may copy siya sa akin at ang kanyang kontrata. And then, the guard asked me, "What is the contact number? Can you give it to me the contact number and tawagan namin itong kaibigan mo and then after that, makakapasok ka, sabihin namin may bisita siya." Binigay ko pero hindi niya sinasagot. So, galit ako, diba? Tapos, another option is yung nakalagay sa kontrata kung sino yung amo niya. So, pinakita ko ulit. Alam ko yung address, alam ko yung number ng bahay. Sabi ng guard ulit, "This is the madam, this is the boss of your friend. So, can you give it to me the number of your boss friend so I can call it first before you go in." Wala akong number ng amo. So, hindi kami pinapasok. Although, gustong-gusto nila akong kaming tulungan, pero yun kasi ang policy daw doon sa kanila. So, hindi ka pwede talagang pumasok. Ganun pa man, nag-aantay pa rin kami kasama kong isa kong kaibigan na may hiram din sa kanya. Na malapit na kamag-anak niya. Hinintay namin, tapos may lumabas na isang Pilipina na mamamaling kayata yon. Sabi niya, "Ay, kilala ko yan." So, ganito, sabi niya. So, ganun pa man, di pa rin kami nakapasok. So, naguguluhan ako, diba? Sobrang gulong-gulo ko. Feeling ko talaga na scam ako ng sobra-sobrang scam. Kaya naman, ang payo ng aking mga ibang kaibigan na hindi porket lagi mong kasama, hindi porket kaibigan mo, matagal na kayong magkakilala, kung tungkol sa pera, wag na wag magtitiwala. Dahil kahit saan bansa, kahit saan ka ngayon, pag pera ang pinag-uusapan, andyan pa rin yung panluloko. Ito nga, hawak ko ang Hong Kong ID niya, hawak ko ang kanyang copy ng kanyang passport, ang kanyang kontrata, but still, hindi ko pa rin nare-reach out. Mini-message ko ang kanyang app mo, but still, hindi pa rin. Tapos one day, nag-chat siya sa akin. Ako pa tinakot niya, sinabihan niya ako na pag ganyan ang mga sinasabi mo sa akin, lalong hindi ako makakapag-isip ng matino kasi hindi kita babayaran. For what na ganun ang sabi niya sa akin, after 2 months, after 3 months, magpaparamdam siya tapos ganun isasagot sa akin. No, kahit sino, diba? Magpapanik ka eh. Hanapin mo talaga yung tao eh. Diba? Yun. So, yun, naapektuhan ng aking YT channel. Nawalan ako ng ano. Kasi iniisip ko lagi yun. Iniisip ko talaga paano, anong gagawin ko. Siyempre, hindi naman basta-basta. Siyempre, nagkautang-utang na din ako sa iba. Ganon. Para ano, hanggang ngayon, yung hiram niya sa iba, hiram niya sa tao, hindi pa bayad. Hindi pa rin bayad. Pero, ito masasabi ko, sa akin ang aming conversation, yun ang pinanghawakan ko sa Messenger at saka sa WhatsApp, na siya ay talagang may hiram. Yung aming convo, pwede ko naman sigurong ipakita yun. Diba?
At dito man sa Hong Kong nangyari yon, pero pwede ko rin naman sigurong puntahan pag-uwi ako sa Pilipinas at sabihin sa kanyang asawa na ganito. Magbayad o hindi, basta sabihin ko. Diba? Pero sana naisip niya, pare-pareho tayong nag-a-abroad eh. Sana walang lupuhan. Sana ano, kasi ang inano niya sa akin, dinahilan niya sa akin kung bakit ako tinulungan ko siya. Kasi ang anak daw niya, ano, may sakit. Marami daw tumubo sa kanyang mukha. Nabutlig-butlig. Hindi rin araw nakakatulog yung anak niya kasi nangangati ang buong katawan. Kinulam daw siya. Tapos, nag-aalala siya kasi graduating yung kanyang anak sa college. Hindi makakapag-marcha. Kasi nga, marami daw siyang, ano, may sakit siya. Iwalang, patapos na kasi yung kanyang visa. Karirenew lang, magre-renew pa lang. Yun ang ano niya sa akin nun. So, hindi siya makahiram sa kanyang pangalan. So, tinulungan ko siya. Ngayon, hindi ko naman lubos akalain na ganun pala yung plano niya sa akin. At hindi lang ako, anim kaming niloko niya. Na yung iba, sinabihan niya na napaka-professional nga eh. Ipag niya, bilas niya, kapatid niya, nahiraman din niya, niloko din niya. Tapos, yung isa, na kasi meron na kaming group chat sa mga lahat ng nautangan niya eh. Kaya nagkababuking-bukingan niya. Yung isa ang kaya siya nakautang naman kasi ang dinahilan niya yung tatay daw niya nasa emergency hospital, may sakit, malala na daw. Kaya pinahiram naman niya. Yun pala malaman-laman namin. Yun pala, malaman-laman namin, 2 years na palang patay ang kanyang tatay. So, binuhay niya yung kanyang tatay at pinatay niya ulit. Kasi, matagal na palang patay ang kanyang tatay. Tapos, idadahilan niya na nasa ospital yung tatay niya, kaya siya makakapanghiram ng pera. Yun na lang sa anak niya, ang lakas ng loob niyang magdahilan. Tapos, nung sinabi ko sa mga kamag-anak niya at kapatid niya, at mga ano niya dito, kaibigan niya, yung pala, yung sinasabi niyang tumubong-tubong butleg, Diyos mio marimar. Ang dami palang pimples yun, hindi man pala nagkasakit, hindi rin pala nakulam. Wala naman pala. Oh, kita nyo. Kaya, ang dami talagang manluloko dito, sobrang manluloko. Hindi lahat ng, ano, ng kaibigan mo, hindi lahat ng nakapalibot sa iyong kaibigan na kaibigan na kunwari nagmamalasakit sa iyo. Yung bumbong nagtiwala ka sa kaibigan mo kasi alam mong di ka lulukuhin, wala pala sa itsura yun. Wala pala sa itsura yung ano, kasi maamo rin, kahit maamo ang mukha, kahit malambot magsalita, malambing, pagtungkol sa pera, nadidemonyo pala. So, yun ay lesson sa akin ngayon na hanggang ngayon. Pero hindi ako makamove on kasi yung panluloko ay napakahirap yun. Yung panlulokong ginawa niya sa akin. Hanggang ngayon, sobra. Marami na akong sinabi sa kanya na pag nakita ko siya, ganito gagawin ko sa kanya. Hindi niya ako masisisi. Talagang sinabi ko yun. Marami na akong ano. Ang gusto ko lang sana, kung wala siyang pambayad, yung sabihin niya sana kung kailan niya isusauli, babayaran o paano siya magbayad, ganun, kahit unti-unti na lang. Hindi yung wala talaga, as in. Biruin mo, professional scammer ng tawag dun kasi malalaking pera ang kinuha niya, ang hiniram niya, mga dahilan niya, pamilya-anak, yun. At ito namang asawa niya, wala lang. Gusto ko yung ano eh. Kaya, yun, payo ko lang sa mga katulad ko na naloko ng kaibigan. Pagtungkol sa pera, walang kaibig-kaibigan. Wala. Tanggalin na yung awa dyan kasi wala na. Kagaya po. So, yun lang. Pero ngayon, mag-umpisa ulit ako sa aking videos kasi naisip ko, bakit nga ako magpapapik to sa ganyan? Eh, pinaghirapan ko tong channel ko na to, diba? So, I'm still doing videos.
at gagawa pa rin ako ng maraming videos para naman mag So gagawa ulit ako ng maraming videos para mag-grow ulit ang aking channel. So hope guys na andyan pa rin kayo. Alam kong yung iba siguro wala na, in-unsub na ako. But it's okay. Maraming salamat ulit and sana po mag-iingat po tayo and huwag tayong mangloko sa ating kapwa kasi ang karma nandyan lang. Yes, totoo yan. So lagi tayong magdasal at manalangin na sana yung mga taong nanluloko sa atin ay Diyos na lang bahala sa kanila. So Diyos tagi na, Diyos ti kumuyog kada kayo na dino kayo mantata na yung bagabigat rabi ikin aldaw. Mahal ko kayong lahat.